Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 76 ng International League. Nagawa ang mapigilan nitong si Anamichi ang binabalak na pagpuntos nitong si Jin, na labis na ikinatuwa talaga ng buong mananood. Habang itong si Jin naman ay nainis dahil sa nagawa siyang mapigilan nitong si Anamichi. Sa kabilang banda naman, itong si Ayako ay napatayo sa kanyang kinauupuan dahil na nga sa ganda ng ipinapakitang laro nitong bida natin na si Anamichi. Ganyan nga Anamichi, mausay ang ginagawa mo! Huwag mo nga hayaan na makaisip point sila laban sa depensa nyo! At ikaw Miyagi, huwag mo nga hayaan na makalusot yan si Jin sa depensa mo! Alam kong kaya mong talunin yan si Jin! At marami ka ng pinagdaanan at nakalaban na malalakas na manalaro! Kaya naman, siguradong makakaya mong sabayan ang isang katulad ni Jin! Yan ang sigaw ni Ayako, na talaga namang pinapalakas ang loob nitong si Ryota! Grabe itong may palambok na to ah! Nagawa niyang macheck ang gagawing punto sana ni Jin! Mukhang mausay talaga ang may palambok na to! Magaling siyang tumiming ng galaw! Kailan may gawin kami upang mapigilan ang may number 10 na to. Yan naman ang sabi ni Ken sa kanyang sarili habang nakatingin kay Hanamichi. Habang itong si Moroboshi naman ay agad na nilapitan itong si Jin. Ano masasabi mo sa ginawa ng may number 10 sa Jin? Nagawa kanyang mapigilan ng walang kahirap-hirap ah. Yan ang pagtatanong ni Moroboshi kay Jin. Nabigla talaga ako sa ginawang pagsabay sa akin na may pulang buhok na yan. Hindi ko inaasahan na magagawa niya pa ding maabot ang ginawa kong tira na yon. Totoo nga ang sinabi niyo ni Murushige na mataas nga talagang tumalon ang lalaking yan. Pero okay lang, dahil babawian ko ang lalaking yan at ipapakita ko sa kanya na magkaiba kami ng galing. Ngayon, humanda ka sa akin may pulang buhok dahil ikaw naman ang aking ipapaya dito. Yan naman ang sabi ni Jin na talaga namang sobrang seryoso. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Jin papunta sa kanilang basket. Team, humanda kayo! At huwag kayo mag-stay lang sa iisang lugar. Kailangan maghanap kayo ng magandang pwesto dahil kailangan nating magulo ang play ng show ko. Kaya naman, humanda na kayo. Dahil sa posisyon na ito, hindi na tayo magpapapigil pa sa kanila. Yan ang sigaw ni Jin. Habang itong si Ryota naman ay mabilis na pumwesto kay Jin upang bantayan ito ng mahigpit. Anong pinagsasabi mo dyan, Jin? Akala mo ba ganun mo lang kadaling masisira ang aming depensa? Pwes, dyan ka nagkakamali. Dahil malabong masira mo ang aming depensa. Ngayon, humanda kayo. Dahil kukunin na namin ang kalamaan sa inyo. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay dumepensa na ng mahigpit kay Jin. Habang itong si Jin naman ay sinimula na ding inatake ang depensa nitong si Ryota. At sa pagkakataon na to, sobrang ganda nga ng ipinapakitang depensa at opensa nitong si Jin kay Ryota. At halos walang gusto magpatalo sa kanilang dalawa. Tignan niyo itong dalawang point guard ng Shouko at Kuzo. Ang ganda ng kanilang ipinapakita na play sa isa't isa. Walang gusto magpatalo sa kanila. Sige may number 7! Depensahan mo nang mahigpit yan si Jin. Huwag mo siyang hayaan na makalusot sa depensa mo. Jin, huwag mong hayaan na madepensahan ka ng bansot na yan. Gumawa ka ng paraan para makalusot sa kanya. Alam namin hindi ka kaya ng bansot na yan. Kaya naman, umatake ka lang na umatake hanggang sa tuluyan ka makalusot sa kanya. Yan ang sigawan ng mga manonood na talaga namang natutuwa sa laban. Nambiglang tumakbo ng mabilis itong si Rio papunta sa kanilang basket. Jin, ipasa mo sa akin ang bola, dali! Ako na ang gagawa ng play sa posisyon na ito! Yan ang sigaw ni Rio na naging dahilan upang agad na ipasa ni Jin ang bola papunta dito. At nangawak na ni Rio ang bola, mabilis niya din naman itong idrinibol papunta sa kanilang basket. Sabay tumalo na ito ng mataas at gumawa ng isang jump shot. Ngunit, laking gulat nitong si Rio dahil sa biglang sumulpot si Sendo sa kanyang harapan. Ano binabalak mo Rio? Akala mo ba makakagawa ka ng puntos ng ganun lang kadali sa depensa ko? Pwes, dyan ka nagkakamali dahil malabong malibre ka ng ganun lang kadali sa akin.
Yan ang sabi ni Sendo habang china-challenge ang jamshot nitong si Rio. Ano? Nagawa niya pa ding makahabol sa akin? Mabilis din pala ang Sendo na to. Hindi ko inaasahan na makakahabol pa siya sa gagawin kong play. Patay na. Siguradong sasablay ako dito. Dahil hindi maganda ang pagbitaw ko sa bola. Yan naman ang sabi ni Rio sa kanyang sarili na naging dahilan upang ma-challenge niya ang tira nito at hindi pumasok sa kanilang basket ang bola. Papay, sablay ang tira ni Rio. Ngayon ko palang nakita na sumablay ang lalaking ito sa kanyang puntos ah. Mukhang nagulat talaga siya sa ginawang pagsabay nitong si Sendo sa kanya. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili. Ang rebound! Shouko! Kunin nyo! Huwag nyo hahayaan, mapasa kamay ulit ito ng kuzo! Kailangan makuha niya yan para mapigilan natin ang pagkontrol nila sa laban na to. Sige Hanamichi, kunin mo ang rebound na yan. Yan ang sigaw ni Ayako. Ken, Ate Komorishige, pigilan niyo si Hanamichi. Huwag niyong ahayaan na makuha niya ang rebound laban sa inyo. Gawin niyo ang lahat upang mapasa kamay natin ang bolang yan. Yan naman ang sigaw ni Coach Roshi na naging dahilan upang agad na tumalon itong sila Hanamichi at Morishige para kunin ang rebound. Akin ang rebound na to. Hindi ko ahayaan na makuha niyo ang rebound laban sa isang henyong katulad ko. Ngayon, humanda kayo dahil paghaharian ko ang ilalim ng basket. Yan ang sigaw ni Hanamichi. Huwag kang magsalita ng tapos, Hanamichi. Dahil sa pagkakataon na to, sisiguraduhin ko sa'yo na makakabawi na ako sa mga ginawa mong pagpapahiya sa akin. Yan naman ang sigaw ni Morishige. Ngunit, laking gulat nitong si Hanamichi. Kahit pa itong si Morishige. Dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Ken sa gitna nilang dalawa. Huwag na kayo magtalo pa dahil hindi nyo naman makukuha ang bolang yan. Ngayon, panoorin nyo ako kung paano ko kayong dalawa tatalunin sa ilalim ng basket na to. Yan ang sigaw ni Ken. Sabay dakot nga sa bolang na isablay nitong si Rio. At sa pagkakataon na to, hindi na ibinaba pa ni Ken ang bola at idinaretso niya na ito sa kanilang basket at gumawa ng isang monster one-hand slam dunk. Nalabis ay kinagulat talaga ng buong manonood sa loob ng court. Ano? Grabe! Ang lakas na may number 14 na to ah! Ibang klase siya maglaro. Bukod sa napakahusay niyang gumawa ng play, napakataas niya ding tumalon. Nakakamangha at nakakatakot ang lalaking yan. Tinalo niya ang dalawang dambuhalang manlalaro sa ilalim ng basket nung walang kahirap-hirap at dinakdakan niya pa ang dalawang ito ng harap-harapan. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang sobrang namamangha kay Ken. Habang itong buong tropa ng Shouko ay talaga namang nagulat sa ginawang pag-rebound nitong si Ken. Totoo ba to? Grabe naman ang pagtalo na may number 14 na to. Hindi siya kalakihan pero nagawa niyang matalo itong si Hanamichi at Morishige sa ilalim ng basket. Grabe, kinikilabutan ako sa kanya. Ngayon ko palang nakita itong si Hanamichi na natalo sa rebound na malalarong mas maliit sa kanya. Yan ang usapan ng mga tropa ni Hanamichi. Hindi to pwede. Nagawang matalo na lalaking yon si Hanamichi. Siguradong isang malaking insulto to para sa kanya na isang bansot na katulad ni Ken ay tinalo siya sa rebound na walang kahirap-hirap. Patay na. Sana hindi ito makaapekto sa larong mo, Hanamichi. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili na talaga namang nag-aalala para kay Hanamichi. Dahil na nga sa natulala itong dida natin sa ginawang pagdakdak nitong si Ken sa kanyang harapan. Habang itong si Morishige naman ay pinure ang ginawang pagpuntos nitong si Ken. Nice rebound, Ken! Akala ko pa naman akin na ang rebound na yon, pero inagaw mo pa sa akin. Pero ayos din, dahil nagawa mong makapuntaw sa aming dalawa. Ngayon, siguradong mapapaisip yan si Hanamichi na gusto sa ginawa mong pagdakdak sa kanyang harapan. Yan ang natatawang sabi ni Morishige na pinaparinggan itong bida natin. Wala yun, Morishige. Isang ordinaryong play lang naman yan para sa akin. Tara na, hindi pa tapos ang laban. Kaya naman, hindi tayo pwede magsaya agad. Tatlo pa lang ang lamang natin sa Shouko. Kaya naman, dumipensa na tayo. Kailangan matambakan natin sila ng gusto. Yan naman ang sabi ni Ken. Habang itong bida natin ay nakayuko na lang sa ilalim ng basket at hindi malaman ang buong manlalaro na Shouko kung ano nga ba ang iniisip nito. Patay, mukhang pinanghihinaan ng loob itong si Hanamichi ah. Ngayon pa lang ba siya nakaranas ng ganung kataas tumalo na kalaban niya? Yan ang sabi ni Maki. Tama ka, Maki. Mukhang mawawala na sa katinoan itong si Hanamichi. Dahil dinakdakan siya ng harap-harapan ng manlalaro mas maliit sa kanya. Siguradong isang kahihiyan ito para sa kanya. Ano kaya ang dapat nating gawin para maibalik ang kanyang kumpiyansa? Yan naman ang sabi ni Sendo. Sabay lumapit na nga sila kay Hanamichi. Ngunit, laking gulat ng mga manlalaro ng Shouko. Dahil na nga sa biglang tumawa ng malakas itong bida natin na si Hanamichi. Anong nangyayari sa iyo, Hanamichi? Nababalo ka na ba?
Yan ba ang epekto ng ginawang pagpapahiya sa'yo ng ating kalaban? Yan ang pagtatakang sabi ni Ryota. Habang itong si Anamichi naman ay todo pa din ang pagtawa ng malakas. Sabay tumingin ito ng seryoso sa kanyang mga kakampi. Ayos din! Ngayon ginaganahan na talaga ako. Natutuwa ako dahil merong isang malalaro na maliit pero mataas tumalon na kaya kong sabayan sa itaas. Ngayon, mukhang hindi ko na kailangan pang magpigil sa talo na. Humanda ka sa akin, Ken. Ipapakita ko sa'yo na mahina ka pa sa rebound at hindi mo ako magagawang talunin sa itaas ng basket. Sige, magpalakasan tayo ngayon at ibuhos ang lahat ng mga kaya sa laban. Yan ang natatawang sabi ni Hanamichi na parabang nababalo na nga siya sa tuwa. Habang itong mga tropa ni Hanamichi ay natatakot na sa ginagawa ng kanilang kaibigan. Patay na! Kailangan na ba nating tumawag ng doktor? Mukha nababalo na talaga ang ating tropa. Yan ang sabi ni Takamiya. Sira ulo ka talaga. Baka masaya lang siya dahil meron siyang kalaban na malakas. Yan naman ang sabi ni Nomo. Sana nga, ganun ang mangyari, Nomo. Pero basta sa akin nakikita, mukhang baliw na nga talaga itong tropa natin. Matagal na nga siyang baliw. Tapos mas nababaliw pa siya lalo. Yan naman ang sabi ni Mito. Habang itong si Zeto naman ay biglang natawa. Dahil naalala niya na sobrang magaling tulad talaga itong sila na Michi at Atochi. May kilala akong ganyan na ganyan din ang ugali, na imbis na matakot at kabahan sa kalaban, ay lalong natutuwa ito, at nagiging kapanapanabik pa ito sa kanya. Yan ang natatawang sabi ni Zeto. Tama ka nga, coach. Kahit ako, kilala ko ang lalaking yun. Nababalo din siya kapag merong kalaban na malakas. Yan naman ang sabi ni Yamato. Mga loko-loko talaga kayo. Mukhang ako atang pinaparinggan nyo ah. Yan naman ang sabi ni Hitochi. At dito nagtatapos ang Chapter 76 sa International League.